Magandang araw po sa lahat ng ating mga kababayan dito sa South Korea. Ako po si James Lumantas, ang inyong representative sa Pag-ibig Fund. Ang tatalakayin po natin ngayon ay regarding po sa acquired assets ng Pag-ibig o yung na foreclose na ng mga properties na hindi nababayaran ng mga members para sa kanilang dream house. Marami kasi ang nagtatanong kung paano po makapag-avail sa acquired properties ng Pag-ibig at saan po ito mahanap. Okay? So, ang gagawin lang po natin ay pumunta po sa website ng Pag-ibig. O gamitin natin yung Google Chrome browser. I-type po natin yung website ng Pag-ibig. www. Ito po. www.pagibigfund.gov.ph. Okay, ito po yung makikita nyo na features sa kanilang website. And then, makikita nyo po yung magnifying glass. At nakalagay po yung property finder. I-click nyo po yan. Okay. So, ito po, acquired assets. Then, next, gagawin natin properties under negotiated sale. Pinakauna na option po. I-click nyo po yan. Okay. Sa baba po, merong select location. So, makikita po dito kung saan po gusto nyong pumili ng mga properties sa Pag-ibig, yung mga acquired assets. Okay? So, ang pipiliin po natin, yung dahil marami akong nakakasalamuhan na taga Pampanga, ito po sa mga taga Pampanga dyan. So, ito po, piliin natin yung Pampanga. Okay. So, ito yung mga properties, available properties na located sa Pampanga. Merong Florida Blanca, merong San Fernando, merong Mabalacat. Okay? So, ang pipiliin po natin kasi ito yung marami, 15 properties po, i-click po natin yan. And then, ito po, located po siya sa Bel Air Subdivision, San Felipe, Nicolas Machias, San Fernando, Pampanga. So, ang block po niya is 3, lot 16, lot area 120 meters squared. And then, price niya, 120,000 pesos. But, ang property type niya is lot only. So, maganda po ito sa mga kababayan natin na may pangarap na design sa para sa kanilang bahay. So, bili na kayo ng lupa. Ito po, 120. At ang status niya, unoccupied. And it's still available. Okay? So, lahat po yan available sa na nasa San Fernando, Pampanga. So, pag nakapili na po kayo ng unit, example po ito, napili nyo. Itong price na 120, pinakauna. So, anong dapat gawin? Close po natin yan. Taas, steps on purchasing acquired asset. I-click nyo po yan. May apat po na steps dito mga kababayan. Una, reserve the property and pay the 1,000 reservation fee. That is non-refundable or non-transferable mga kababayan. At magdala din ng one valid ID. And choose among the following modes of payment. Cash, installment, at saka housing loan. So, sa reservation fee naman, or sa reservation, kailangan nyo pong mag-fill up ng form. Okay? So, balik po tayo sa website ng Pag-ibig. Sa pinakauna, kumuha po tayo ng form. Lahat ng forms po na kailangan, nandito lang po sa website nila. Forms, ito po. Click natin yan. Tapos, ibaba natin. Hanapin natin yung acquired assets para sa reservation. Ito po, reservation form. Okay? And then, i-download natin yung PDF file. Click natin. Okay, ito yung reservation form. Mag-fill up po. Fill up po kayo, date of reservation, expiration date, tapos buyer information, name, address, contact numbers, represented by, okay? Then, property information, saan ba na ang location niya? And then, mode of payment. Okay? So, ang mode of payment, either cash, installment, or ipasok mo sa housing loan program ng Pag-ibig Fund. Okay? So, after nyo pong ma-fill upan, balik tayo dito. O, pag nag-cash po kayo,
yung 120 na unit price. Pag nag-cash kayo, 30% ang maibibigay sa inyo mga kababayan. At payable lang po ito hanggang 1 month. Okay? Then installment. Pwede po kayong mag-installment. 20% ang maibibigay sa iyo, pero payable po siya within 12 months. Okay? And then, pag hindi nyo po kaya yung cash, hindi kaya nyo ang installment, pwede nyo pong ipasok yan sa housing loan program ng Pag-ibig Fund. Okay? So, ang maibibigay sa inyo is 10% discount at payable po siya hanggang 30 years. Okay? So, pagkatapos nyong magpa-reserve, nagbayad ng 1,000 pesos, pumili ng modes of payment, then, yan na po ang panahon. That's the time that you will prepare your documents within 30 days of calendar. Okay? So, ihanda nyo po yung after mapareserve para hindi maibigay sa yung unit sa iba. Pareserve nyo po at tapos ihanda nyo yung documents nyo within 30 days. After nyo pong ma-prepare, i-process nyo na po. At magbayad ng 2,000 pesos at saka sa documentary stamp tax na 100 pesos po. Then after nyo ma-process yan, hintayin nyo po na makareceive ng notice of approval of loan and pay. Tapos magbayad kayo ng 1-year advance insurance premiums within 30 days. Okay? So, after nun, ito na, execute and submit notarized deed of conditional sale and other mortgage documents evidencing the loan in favor of the fund. Okay? So, napaka-easy, di ba? At kung makikita nyo, medyo mura na yung mga ano nila, prices ng mga unit. Di ba? So, sa lahat po ng mga gustong mag-avail sa acquired assets ng Pag-ibig, pumasok lang po kayo sa website ng Pag-ibig. Ngayon, ano po ba yung mga kailangan na mga documents na ihanda para sa pag-apply? So, mag-fill up kayo ng form. Doon na naman sa dito sa website ng Pag-ibig. Balik tayo dito. Pag naghanda na tayo ng documents natin, fill up tayo ng forms. Ito po, acquired asset again. Sa baba. Ito po. Buyer's information. Ito po ang kailangan yung fill upan. Buyer's information. Yun lang pong hindi kayang mag-cash at saka mag-loan. Installment. Ito po. Okay. Then, ihanda po ang certificate of employment or kung walang certificate of employment, kontrata po. Tapos, payslip or passbook. And then, kailangan updated po yung contribution nyo po. At saka, one by one ID picture. And then, passport copy, 2 valid IDs po. At saka, marriage contract kung meron po kayo. Maraming salamat po. Kung meron po kayong katanungan, pwede nyo po akong bisitahin sa ating imbahada sa Seoul, sa Itaewon-dong Yongsan-gu, Seoul, South Korea. Mula po Linggo hanggang Huwebes po tayo, 9 a.m. to 6 p.m. po. Maraming salamat. Magandang araw po sa inyong lahat.